That's right, it's me, Maria, and welcome back again to my YouTube channel! And today's video, as you guys can see, kakaiba pa ang setup natin. Nandito po kami sa labasan ng bahay namin or malapit sa labas ng bahay namin para hindi tayo maganong magsalahula kapag sa loob ng kwarto. Kasi today, may gagawin na naman tayong DIY na pagkain. At to be exact, ang gagawin natin ay fudgy bar cake. Ayun, no bake to, ha. Hindi kailangan ng oven, super simple. At alam ko, guys, yung ilan sa inyo, alam to or nakita na to sa FB. Kasi ako, guys, sa FB ko lang to nakita yung, ano na to, sa FB ko lang nakita yung yung product na to na ginagawa. Tapos, ang tagal na nitong nakita ko, pero ngayon ko lang susubukan kung kamusta ba to, kung masarap ba. So, ayun. So, eto muna yung mga ingredients bago tayo magsimula. Super simple lang ang mga kailangan. At super onti lang ang mga kailangan. Una natin kailangan ay ang all-purpose cream. Ayan. So, it's 55 pesos kung nakikita nyo nakalagay pa yung presyo. And by the way, guys, andito nga palang aking kapatid, ang bunsong kapatid. Say hi! Hi! Ayan. And kailangan din natin ng Alaska condensado o yung malapot na gatas. Guys, kayo ang bahala kung anong brand yung gusto nyo. Ako, ito yung gagamitin ko. Pero wala sa kahit anong brand yung gamitin nyo, okay lang. At maliit lang din yung binili ko kasi super tamis pag sobrang laki. Eh, ang onti lang naman nung cupcake natin. And then the last thing na kailangan natin ay ang pinaka-main recipe nito, kundi ang fudgy bar! Ayan. Dark chocolate. Ay, baligtas. Ayan, fudgy bar. Dark chocolate yung napili namin. Pero meron din isa nito. Kayo din bahala. Basta chocolate na fudgy bar. Okay, yun. So, ayun. Siguro lahat ng to ay gagamitin natin today. So, ayun. So, bago tayo magsimula, please make sure to subscribe and click the notification bell if you want to get notified whenever I upload a new video. So, without further ado, let's just get started! So guys, ito, buksan muna natin itong mga cupcake natin. Okay, so lahat na buksan natin para mas bongga na rin. Ba't ako gumamit ng gunting? Hindi ko din nagamit. Alam ko kasi mahirap itong buksan. So, syempre guys, bago kayo gumawa nito, siguraduhin yung malinis ang inyong mga kamay. Ayan, kaya nandito talaga yung kapatid ko. Ang main purpose niya ay linisin ang ibang mga kalat. So, kung may mga naririnig kayong ingay, pasensya na kasi nga, nandito kami sa labasan. Okay, so eto na guys, mode. Nahiwa na natin. Bali, kailangan muna natin siyang hiwain sa gitna para medyo mas gumami siya. So, mag-ingat kayo sa paggamit ng kutsilyo. Hanggat maaari, huwag na kayong mag-utos sa bata. Para less disgrasya. Ayan. Tumawin natin siya sa gitna. Okay to yung may mga nagdudurog-durog. Pwede mo itong ilagay sa ibabaw. So, ayan. Guys, kaya ako naggumawa ngayon kasi sobrang one week kaming walang pasok. Bali, Sunday kasi ngayon. And one week kaming walang pasok, Monday bukas. So, wala kaming pasok. So, ayun, medyo may konti-konting time para mag-enjoy dahil nung Friday ay naganap ang aming proposal or thesis proposal defense. So, finally, sa awa ng Diyos ay yon, na-defend namin siyang maayos. So, ayun na yung gagawin namin. Yung pinopose naman, yun na yung gagawin namin thesis para sa second sem para makagraduate kami. And ayun. Kaya, yun yung mga naging past few days talaga or weeks. Sobrang busy talaga namin. As in, ang hirap talaga guys ng nangyari kasi sobrang aratatan sa paggawa ng mga documents, ganun. Kaya, ayun, nahirapan din ako. So, ayan guys, nahiwa ko na lahat. And, yes. So, isa-set aside muna natin siya. And ngayon, ang kukunin naman natin ay yung ating
Ang at ito may plain ng lagayan dito. Tapos bubuksan muna natin yung ating Nestle cream. Ayan, so bubuksan muna natin siya. So bubuksan ko na siya, guys, ha. Buksan na natin tong Nestle cream natin. So ayun. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. So haluin natin. Guys, alam niyo guys, kaya ko 'to naisip gawin, 'di ba, magpapasko. So why did you try to Bakit hindi niyo i-try na ito naman yung gawin niyong dessert para sa Pasko? Diba kadalasan, coffee jelly, graham, buko salad. Kung hindi niyo i-try ipalit ito sa graham, bakit hindi niyo try na dagdagan pa yung mga dessert niyo ting Pasko? Diba? So, dahil naman sobrang dali, sobrang mura lang ng mga gamit niya. Ayan, pagkahalo natin ng Nestle cream, ilagay na rin natin yung gatas natin. So, ayun. Lagay na natin siya. Lalagay ko to lahat, guys, kasi maliit lang naman to. Kung yung malaki siguro, baka kalahati na lang nun. Kaya lang sayang kasi, diba, pagka daw, sabi nila, nung matatanda, kapag daw yung nakalatang pagkain ay inalis mo, tapos nagtira ka, hindi mo sinalin sa lagayan or sa platito, sa pinggan, masisira daw, masama daw yun. So, kunyari, eto, natira to, gatas na, tapos nilagay mo sa rep ng kalata. Masama daw yun eh. Kaya dapat ipa-transfer ng good sa lagayan. So, ewan ko, totoo yun. Pero ayun, siyan mo sa'yo. Kailangan natin maniwala doon para makaano din tayo. Makaintipid. Hindi tayo masiraan ng pagkain. Ang pangit ng iwa. O, di kasi ako sanay mag-iwa eh. O, kaya yan. Nandito lang na po. Tapos hindi ko tuloy mapagkot ng kutsara. Basta ilagay lang natin siya. Hanggat may nasisimot. Sobrang ganda ng lightning ngayon. As in, hindi na kami nag-ring light. Inintay talaga namin mula yung init. Tapos parang nagdadapit hapon na. Yung parang... Wow! Wala nang sinag ng araw. Yung palubunan. Kaya ako masyadong video. Kaya nasa sobrang liwanag. Eh. Parang kukunin ni Lord. Good. Pagkahalo natin, guys. So, ayun. Set aside na natin itong panghalo. And, saka natin ngayon siya gagawin na. So, ilalabas na ulit natin ang ating fudge bar. So, ako, guys, kayong bahala kung saan nyo gusto ilagay. Pero ako, yung akin, gusto ko ilagay dito sa jar na to. Yung mason jar. Ewan ko kung nabasa doon. Basta yun, ito, nabili ko lang to. Basta kahit saan nyo ilagay. So, super cute lang. Saka transparent, may kita nyo yung pagkakaayos ko. So, ayun. Ilagay ko lang siya dito. So, yung matitira ay gagawin ko mamaya. Basta yun. So, yan siya. Kuha lang kayo dito. Take me on your wings and fly.
guys, tapos ko nang gawin ang aking fudgy bar cake na nilagay ko sa aking jar. So, ito nang kinalabasan niya. Sharon! Wow, guys, sobrang ganda niyo, oh. Diba? Ayan yung kapatid ko naluluka. O, yan, takpan natin. Guys, sobrang ganda niya, no? Nakita niyo, ang ganda ng itsura niya, oh. Look at this, oh. Ang ganda. Nakakainis. Ang ganda niya. So, ayan, guys. Naamoy ko na ang bango-bango niya. So, diba, may natira pa kaming fudgy bar sa Camilk. So, titimplahin ko na din siya dito. Yeah, titimplahin ko na din siya dito. Pero this time, yung kapatid ko na yung magtitimpla. So, kaya, gugora na muna yung kapatid ko kasi titimplahan na niya yung para sa kanila nila mama. So, ayun. So, ito yung natira kasi yung madami pa. So, titimplahan na daw muna. So, dyan na siya sa gilid. Si set aside na lang. So, titikman mo natin, guys, yung ginawa kong fudgy bar cake. Oh, para akong kukunin ng liwanag dito. Ayan, ang ganda niya. So, tikman mo na natin siya. Ang sarap niya. Hindi siya super tamis. Siguro dahil mas marami yung Nestle cream kasi sa gatas. Mas maganda to, guys. Or, I mean, maganda talaga to kapag nilagay niyo sa freeze. So, pag inirap nyo to. So, ako, pero, nung tinikman ko, pwede naman siyang kainin ng ganito. Pero, mas masarap to pag kinain nyo ng naka-freezer. So, ipi-freezer ko muna to. So, ayun guys. So, guys, kung gusto nyo gumawa din ito para sa Pasko, super simple lang. Gayain nyo lang yung step and you're good to go na. And ilalagay ko lang to sa rep namin ng mga 15 minutes tapos titignan ko mamaya. So, ayun guys. Bye guys! Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And kung nag-enjoy kayo, don't forget to give me a big thumbs up and don't forget to subscribe. Then click the notification bell if you want to get notified whenever I upload a new video. Bye guys! I'll see you on my next video. Sok-sok! Chaita, tiyo!